morning mga katambikes. Gaya ulit tayo papuntang Barasoain Church sa Malolos, Bulacan. So, gusto nyo ba sumama? Tara! Narating na rin natin ng KM0 ulit. By the way, may bago tayo mga kasama at sa wakas nakasama ko na rin siya ngayon. Si Kuya Eric. Anyway, si Gab pala is meet up na lang namin summer in Caloocan. Ang sabi na initially sa ano lang daw muna sa 10th Avenue. So, pajak tayo at medyo tumataas ang araw. So, tara, let's! Ayun, reverse tayo ngayon ng Ross Boulevard, pasal. So, para makompleto natin yung loop natin, nireverse namin si Ross Boulevard. So, kakaliwa kami dito sa Kalaw. Lalabas kami ng Tapa Avenue. Binida Rizal ulit, then MacArthur. Tapos dire-diretso nyo agad sa marating natin yung Congreso Street dun sa Malolos. Si Barasoain Church is along Congreso Street lang. So pagdating dun, pahinga tayo ng konti, malamang dun na tayo mag-brunch. And then, pag-uwi natin, susuungin natin si Estrella. So papasok tayo sa puso ng Malolos Plaza. So along Estrella Street, then dire-diretso yun hanggang sa matumpok natin yung Pangulo ng Valenzuela, then MH Del Pilar ng Malabon, tapos kakanan tayo dun sa C3. Pagkanan na C3, dire-diretso kakaliwain si R10, tapos dire-diretso na uli ng Ross Boulevard. So sa rutang ito is medyo malapit lang. I think maglalaro siya ng around 80 kilometers. So short ride to. Ayaw, nagkamali kami ng lusot ng tulay. Dito kami sa Santa Cruz Bridge na kalusot. Ay sus. So baya, so baya Avenida Rizal tayo. Medyo iwas akong dumaan dito. Ang daming kamote kasi rito eh. Ay Panginoon. So right now, nandito tayo sa ano, junction ng Recto Avenida. Alas 7 ng umaga, nakaka 3 kilometers sa tayo, eksakto. Si Eric nauna na, hindi yata ako napansin na umihinto. So abulin natin after this traffic light. Okay, kalalagpasan natin ang Bad Santos Avenida Junction. Nakaka 6.15 kilometers sa tayo. Time check 7:15 ng umaga. So dito banda natin imimit si Gab sa 10th Avenue daw. Ito kasing next LRT station. I think Arpapa na to eh.
akin, ako na nasigab, nandun na rin sa monumento, ang tagal daw namin eh. Ayan na pa kasi kami ng ano, ng maluloadan at naubusan ako ng data. Dahil naman yung biyahe namin, pwede ko may re-record to. Ito, approaching ulit tayo sa SM City Grand Central. So, dito na lang namin hanapin si Gab. Kaya kasama na namin si Gab. Daya, nag-road bike eh. Okay, ngayon na lang uli kami na kumpleto. Last ride na magkakasama kami, I think, noong November pa eh. Noong umikot kami ng Bamboo Organ. Noong mga panahon na yun, di pa ako nagsasalita sa vlog. Puro ano pa lang, puro upload pa lang na galing kay ano, kay Relief. Nakikipagpatintero kami ngayon kay Monumento ni Bonifacio. Lifted na kasi ang ano, ang level 2 alert. Kaya medyo marami ng sasakyan. Ang kagandahan, medyo maluwag na rin yung mga daraanan namin. Ayan na naman si Gab, nagmamamaw na naman. Kulelat na naman ako. Traffic na rin eh. By the way, Ash Wednesday pala ngayon, baka nakakalimutan nyo. Simba rin pag may time. Actually dapat nagbibigay talaga tayo ng time. Hindi naman tayo araw-araw din nagsisimba. Nandito tayo ngayon sa junction ng Harbor Link at saka MacArthur Highway. Nakaka 13.3 kilometers na tayo from kilometer 0. Time check, 10 minutes to 8 o'clock. Mas okay sana kung nakalis kami ng maaga eh. Parang hindi kami ganong malaspag, alam mo na. Pare-pareho lang kami nakasilip ng oras. Nagkaroon ng schedule. Kaya yun, medyo not excited. Kanina nagkakwentuhan kami ni Eric eh. Pareho kami alauna ng madaling araw nakatulog. Siguro excited kami. Hindi kasi namin makasama sa si Eric. Kaya kalalagpasan natin sa People's Park dito
tayo sa tapat ng munisipyo ng Valenzuela. Ilang meters away lang to dun sa junction ng Harbor Link at saka MacArthur Highway. Medyo tumatakbong banayad lang tayo at ano. Uy! Sumisigas si Haring Araw. Mahirap malaspag. Yun na. Kasabihan natin, bawal malaspag, bawal sumemplang, at bawal mang atgabyado ng kapwa siklista. O kahit sa sinong tao. Nasigab! Nainip? Uy, nakapagkarera siya, no? Muscle versus felt. Nakaramdam mo yung ano, eh. Sibak tayo doon, naka road bike yun eh. Oo, wala tayo doon, wala tayo doon. Doon nahihinto yun, sa ano? Sa papasok na ng Barasoain. Kung dederecho yung pag may biglang lumabas sa motor dyan. Chill-chill lang. Diba? Yun. 24.3 kilometers. Nakakakalahati na tayo. Sobra kalahati. Sigap, di pa rin namin matanaw. Biglang bumilis eh. Nainip. Sana makarating kami bago mag alas 9 eh. Ito na siya. Ay pagkarerahan kasi may nakasabay siyang kapareho niyang road bike, nakabuso siya, nakapelt. Ayun, nagsukatan sila ng lakas. Malapit-lapit na tayo sa Ciudad de Victoria Junction. Approaching pa lang tayo ng Duat Street. Nung hindi pa nagagawa yung Ciudad de Victoria Bypass Road. Pag pumasok ka na ang Philippine Arena, pwede ka naman dito sa Via Duat Street. Pero ngayon, mas maluwag at mas maganda na yung karsada kung papasyal ka ng Philippine Arena. So ito, actually biglaan lang kami nagkaayaan kahapon ni Eric kasi nga na-approve yung 1 week vacation leave niya. So ito, nakapag-ride kami kahit na weekdays. Kaso kapag ka ganitong weekdays, maraming sasakyan. Siyempre lahat pumapasok. Yung ano eh, yung sundong ko siya eh. Nagmamasyal niya ako eh.
hindi ako bumibitaw. Gulong sa gulong eh. Ano lang, ayaw kirantang nga talaga ito. Hirap sa inyo eh. Inom kasi kayo ng inom eh. Hindi nakainom. Oo. Mag-COVID lang ako ngayon. So yun. What the fuck was that? Holy shit! Actually, nandito kami ngayon sa ano, papasok ng Philippine Arena. So, napagkasunduan. Kasi hindi pa nakapasok doon si Brother Eric. Ay, ipapasyal na muna namin sa loob. Para may ebidensya ka siya kay SB. So, bakit kami labot ng after lunch. So, right now, nandito po tayo sa junction ng Ciudad de Victoria at MacArthur. Nakaka 26.3 kilometers sa tayo. So, kalahati na to, mga kapatid. Time check, 8:35. So, tara, pasyal na natin si Paring Eric. Okay, nandito tayo ngayon sa junction ng F. Halili and MacArthur Highway. Naka 31.3 kilometers sa tayo. Time check. Eksaktong 9:30 ng umaga. Dumaan muna kami sa Philippine Arena. Ano, hindi pa kasi napunta ni Brother Eric yung Philippine Arena eh. Medyo nagpahinga kami ng konti ron, mga 30 minutes. Anyway, baka ilang kilometro na lang to kasi according to Google Maps, nasa 46 daw siya, 46 kilometers from kilometer zero. So, konting padyakan na lang to, less than 15 kilometers. Ayun, at medyo nararamdaman na natin yung traffic dito sa Bukawi. Bumagsak pa ako kanina doon sa junction. Hindi ko napansin na malalim pala yung kalsada doon sa hindi sila magka-level. Hindi naman ako sumemplang, bumagsak lang ako. Medyo masakit na si Aring Araw sa balat. Okay, malapit-lapit na tayo. Dito tayo sa Santa Cruz. Gabanong kalsada to? MacArthur. MacArthur pa rin? Ba't ganun? Puro na lang MacArthur. O MacArthur na yung ibabaw ah. Okay, nandito na tayo, andito tayo sa Giginto interchange sa MacArthur Highway. At mainit na ang araw. Nakaka 40.8 kilometers sa tayo. Mga 5 kilometro na lang to. 5 kilometro, nasa Barasoain na tayo. Uy, ningningan. Masarap kumain dyan. Oo nga eh. Marukong. Maraming adik dito. Pasok na tayo ng Bulacan, Bulacan. Mga may gusto magpa-picture, pagbigyan natin. Tara. Yo, kalalagpas lang natin ang Robinson Malolos. Nakaka 45.4 kilometers sa tayo. Time check 10:25. Ay nako, sobrang init. Ganito talaga mainit.
maka ano eh. Tatago makalaspat. According to Google Maps, mga 2 kilometers na lang daw tayo. Konting-konti na lang makakapag-kilamis na muli ako. Ito, malapit na tayo sa likuan. Yung! Dito na tayo sa world famous Barasoain Church. Nakarating kami ng mahusay, although na bumagsak ako kanina, pero manageable naman siya. Ano lang yun, miscalculate ko lang yung tapakan ko. Ayan, dito na tayo sa Barasoain Church. My God, meron palang misa ngayon. Yun, kanina ko pa hinahanap yung pusa doon sa taas eh. Umalis, kumain, tanghalian na kasi eh, no? Na po, narating na po namin ng Barasoain Church at eksaktong 47 kilometers from kilometer zero. So eksaktong 10:30 in the morning narating namin. Tamang-tama may misa. So malamang dito na rin kami mag-aano mag-Ash Wednesday. So tara, tingnan natin ang ganda ng Barasoain Church. Sa wakas, narating na namin itong Nabotas. Sunset view ba ito? Sunset view. So nakaka 80.3 kilometers sa kami from kilometer 0 to Barasoain, then pabalik dito. So sigap kasi kakalas na ito sa ano eh, kakalas na ito sa C3. Bali ito, nagbaya C4 kami. So nagbayan-bayan kami ng Bulacan, Bando, tapos Valenzuela, then Malabon, tapos ito Nabotas kami ngayon. So Gab, ano? C3. Masasabi mo? Ayos, lagi na lang ayos eh. Susulat ka. Ikaw rin. Anong ano mo? Yes. Sarap? Yes. Ayan, pinulikan. Pero okay. Oh. Ayan. Walang pulikanin pero hindi susuko, no? Hindi susuko. Okay. O sige, bali dalawa na lang kami ni Eric babalik ng KM0. Sige, kita tayo doon mga kapatid. Ayun, at narating na namin ni Eric ang kilometer zero. Okay, anong masasabi mo sa ride natin, bro? Mainit. Oo. Sobrang init. Sabi. Sabi. So, sa ulo, actually, tumagal kami sa ano, sa lilim. Matrapik. Matrapik na mainit. Talagang, ano na, new normal na. Grabe, inabot kami ng almost 10 hours. Sa ano, kasi mga alas 10 pa lang ng tanghali, sobrang nainit sa Bulacan. So ito, nakarating kami ng ano, ng kilometer zero, ng
eksaktong 5 PM at ang distance natin is 88.8 as reported by relief. So yun. So bro Eric, kailan pa ba namin sa mga kasama? Yan din masabi. Oy, this available. Dispatch ko lang siya sa trabaho niya eh. Masyado marami shooting to eh. So ayun, at maraming salamat at sinamahan nyo kami hanggang matapos itong vlog na to. At sana huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe, like, share, and click the notification bell kung gusto nyo ma-notify kayo at maging updated sa mga vlogs na gagawin namin. Pwede rin kayo mag-iwan ng mga comments sa YouTube para mas lalo pa namin mapaganda ang mga vlogs na inilalabas namin. So hanggang sa muli, ito uli si Bro J na nag-iiwan na aon-ahon habang may panahon.